think I'm going to propagate this mother plant again. Yan, kukunan ko ulit siya ng saha. So guys, putol ko na siya. So ito, siya yung nakakat na natin. Hi guys, welcome back to our channel. This is Jomer of PPP, Phil Paul Plants. And now, we are back for another plant video. Bago ka pa lang sa channel na ito, please huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin ang bell button upang ma-notify ka sa mga i-upload ko pang videos. If you are done subscribing, thank you guys sa inyong suporta at now ipatuloy kayo sa panunood ng mga ihahandog ko pang videos. Pero bago ang lahat, maraming salamat sa muling pagsama sa akin sa araw na ito upang tayo magkwentuhan tungkol sa halaman, magparami at magtanim sa kanila. Hindi na natin patatagalin pa at atin nang simulan ang videong ito. For this video guys, I'm going to share with you my one rare plant that is sought after by plant hobbyists because of its unusual and striking foliage. So, ito ang plant na tinatawag na Philodendron Red Congo or Rojo Congo o Congo Red. Ayan, diba ang dami? This one is called the Philodendron Red Congo. Ayan. So, actually this one guys, yung kanyang dahon, it's like, kung bago pa lang siya, it's like parang chocolate brown, and then parang may pagka coppery red din siya yung kanyang color. So ito guys, closer look. So ito siya guys, ayan yung kanyang new leaf. Ayan, if mag-mature siya, parang mayroon siyang green na color at saka tinge ng color red pa rin. And parang mayroon pa rin siyang mga may red na color sa kanyang dahon. Ayan. So currently guys, I have two pots of this kind of plant. Parang similar lang din sila sa kanilang size. So here, ito yung, yan, ito siya guys. Ito yung ikalawang pot or pangalawang pot ng aking Red Congo. So lush na masyado ito siya guys, pero mas lumalaki pa ito siya. I think mga maximum na growth niya is 2 feet yung parang ma-reach niya talaga, parang 2 feet. So itong ating Philodendron na Red Congo guys, hindi siya nagka-climb, hindi rin siya nagti-trail. So it stands, nabubuhay siya na parang upward at saka yung parang outside yung kanyang mga dahon. So just like this one guys. Ayan. Ayan, yung mayabong lang siya guys sa kanyang pot. So pag didili guys, dapat hindi ganun ka sobrang basa yung kanyang lupa. So hindi natin siya araw-arawin yung pagdidilig. Dahil kung sobrang sagi siya, mararat yung kanyang mga roots. Ayan, at saka maapektuhan rin yung ating tanim if sobrang sagi siya. Dapat nagde-dry yung parang soil. Ayan. Dapat mayroong good drainage yung ating gagamiting pot at saka yung medium ating gagamitin. Ayan. So itong sa akin guys, rice hull lang ito siya at saka carbonated rice hull. Ayan siya. Ito siya. Ito yung pinaka mother plant talaga. Yan. Naputol ko na ito siya actually. Ito yung top cut. Yung dito sa side ko. Ito yung pinaka top cut. At saka ito yung na-produce yung baby guys. Oh. Teka lang. Ayan siya. Ayan. Mayroong 3 leaves actually. Yung kanyang parang bagong yung shoot. Ito, isang leaf. Yan yung pinaka newest. Ito siya, ang old. At saka ito yung unfurling. Can you see? Ito guys. Ito siya. At saka, paapat na pala yung kanyang dahon. So, ito. Yung pinaka unang saha. Dahon ng saha niya. So, I'm thinking kung puputulin ko ba siya or hahayaan ko lang muna. Pero I think if puputulin siya guys, so yung
dating yung iba pang mga node na hindi pa nakalabas yung Saha, yun naman yung parang uusbong at saka magde-develop na naman siya ng mga panibagong dahon. So if kukunin natin ito siya at isasalin sa isang pot yung kanyang Saha. Ayan. Yeah. So about sunlight requirements, guys. Hindi natin siya paiinitan ng sobra, ng intense talaga na exposure sa sun. It can thrive in low light, but para mas ma-promote yung kanyang growth, dapat shaded area or bright indirect light. Ayan. They also need light para lumaki sila. So, hindi lang ganun ka-intense or ka-severe na exposure dahil masisira yung kanyang dahon. So, yan. Most of our plants, guys, if ma-expose talaga sila sa sun, ayan, may tendency na masisira yung kanilang dahon. Unless, yung mga plants na yun na na-expose sa sun ay na tolerable or makatotolerate talaga sa sun. Ayan. So, I think I'm going to propagate this mother plant again. Ayan, kukunan ko ulit siya ng Saha. Ito siya actually, guys. Ready na siyang ipropagate dahil mayroon na siyang mga aerial roots. So, nakikitaan na siya ng mga aerial roots. I think mga tatlo yung kanyang aerial roots. Or, yeah, parang tatlo. Ayan siya. So, ito siya, guys. Currently, sa kanyang dahon, mayroon siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na dahon at saka unfurling yung isa. So, magiging 11 na siya. So, if ikakat natin, syempre, yung tatlo makukuha na. So, magiging 7 ulit yung dahon itong mother plant. At itong top cut natin, 2, 4, 6, 7. Mayroon siyang 7 na dahon. Sobrang laki na nito. Actually, na-purchase ko lang ito siya ng 300 pesos sa isa ko rin kakilala. Dito lang din sa aming barangay. At saka yung dati, nung na-purchase ko ito, hindi niya pa alam kung ano ang klaseng halaman na ito, kung mahal ba or hindi. Pero, kapag malaki itong plant na ito, mahal din naman siya. Parang libo rin yung kanyang halaga. So, ayan, puputulin na natin siguro ito. Samahan nyo ako, guys, sa pagpuputol at pagtatanim itong aking Red Congo na plant. So, tayo na, guys, at putulin na natin siya. So, guys, teka, maghalo pala muna ako ng lupa bago natin ito matatanim dahil wala akong mixture, yung handang mixture na gagamitin. So, maghalo na lang tayo ng lupa. So, guys, yung mixture na to, guys, ay mayroon siyang halong sun. Dahil doon lang ako kumuha. Ngayon, naubusan ako ng rice hull na sunog. Ayan, yung carbonated. So, nilagyan ko na lang din ng tae ng kalabaw. Dahil malapit lang din naman dito sa amin yung pagkukunan ng tae ng kalabaw. At saka yung tae ng kalabaw na yun, guys, ay parang nahalo naman siya sa lupa na. Parang nabulok na siya. At na-decomposed. So, ayan. Dito ko lang siya isasalin siguro dahil wala pa akong malaking pot. Ewan ko kung saan yung gunting. Teka, nawawala na naman. Or dito. Kasi dito na lang, guys. So kukunin natin. Ay. Salo na lang natin yung lupa. Teka lang.
guys, natapos ko naman paghaluin na yung lupa. So, ito na. Time ng mag-cut sa ating red Congo na philodendron. Putulin na natin yung pinaka sa ibabang parte talaga ng sibula ng saha. So, ayan. Puputulin ko na lang siya, guys. Hindi ko na siguro ipapakita sa inyo yung pagputol, yung close-up na pagputol. Ayan. Guys, naputol ko na siya. So, ito. Siya yung nakakat na natin. So, meron siyang tatlong dahon at pa-unfurl yung isa. Ito, ang daming roots, guys. Nakaangkla dito sa, or nakadikit dito sa coco husk. Ayan. So, isalin lang natin. Hindi na natin siya kukunin dito sa husk na ito. Ilalagay lang natin sa lupa para maging para mayroon na siyang established roots. So, ito na. Ito yung ating napagkatan pala, guys. Teka lang. Ilalagay ko lang ito. Nakat natin. Ito na siya, guys. Yung kanyang itsura. Kaya. Pero maganda rin. Maganda pa rin naman siya, di ba? Pagkatan natin. So, ito siya, yung na-cut na natin. Sasaha ulit ito siya. I hope magkaroon siya ulit ng maraming saha. Kasi marami pa naman siyang node dito, guys, na pwedeng labasan yung saha. Ayan. So, hahayaan natin ito siya. Hindi muna natin ito siya pauulanan dahil may posibilidad na mararat yung itong ating Congo. Itong isa, hindi pa siya pwede dahil kakakat lang din naman ito. Itong ating top cut. So, hindi pa ito siya pwede. I think ito yung gagawin nating pinakamalaking plant talaga. At dito na tayo kukuha ng mga saha na maaari nating paramihin. So, ayan guys. Natapos ko nang maputol yung ating philodendron red Congo mula dito sa mother plant. At, ayan. Ito. Teka lang. So, bali, tatlo na sila na red Congo plant dito sa garden. So, ito siya. Hihintayin lang nating lumaki. Ayan. At magiging ganito rin yung kanyang itsura or mas malaki pa dyan. Ayan. I-achieve natin yung malalaking dahon ng ating philodendron na mga plant. Most especially this philodendron red Congo. Ayan. So, ito guys. Didiligan ko lang siya mamaya. At saka ilalagay sa lilim yung hindi na exposed sa ulan at saka sa init. Dahil ito siya, hindi pa ito siya ganun ka strong. Yung parang hindi pa siya makaka-adapt sa init at saka sa sobrang ulan. Dahil bagong or katatanim pa lang natin sa kanya. So ito na guys, yung ating propagation ng red Congo plant. Ayan, may tatlo na tayong red Congo philodendron. I'm so happy na naputol natin ito siya. Ayan. At dito na nagtatapos ang ating plant video for today tungkol sa pagputol at pagtatanim ng aking red Congo philodendron plant. If nagustuhan ninyong panoorin ang video ng ito, please huwag niyong kalimutang mag-like and also share. At please pindutin niyo na rin ang subscribe button at ang bell button upang ma-notify kayo sa mga i-upload ko pang videos. I hope together we root, grow, and bloom. Thank you for watching. Happy planting and God bless us all. Yay! Yay, manol. Thank you guys. Bye-bye. Yes, yes. Yo! Boom, boom, out.